Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang palabas na pinamagatang No Way Out The Roulette. Ito ay napalabas noong July 31, 2024. At ito ay patungkol sa isang misteryosong taong nakamaskara na nagpapaikot ng isang ruleta kung saan dito malalaman kung sino at kung ano ang dapat nilang gawin sa taong yun para makatanggap ng limpak-limpak na salapi. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Nagsimula ang palabas nang makita natin ang isang lalaki na nagngangalang Chan Jay. Siya ay isang butcher at kasalukuyang nagtatago sa isang malaking freezer at tinataguan niya ang isa pang butcher na kakilala niya na si Jiong. Nang makita siya nito ay agad silang naglaban at sa kabutihang palad ay nagawa niyang makatakas mula sa kanya. Matapos nun ay nagmadali siyang tumakbo para makatakas ngunit agad na nakahabol sa kanya si Jiong at nagpatuloy ang dalawa sa kanilang habulan. Di nagtagal ay nagawa na ni Jiong na mahuli si Chan Jay at balak na nitong putulin ang kanyang isang tenga. Dito ay nakita natin ang isang ruleta at makikita doon ang pangalan ni Chan Jay at doon din ay nakasulat na kung sino man ang makakapagiwa ng tenga niya ay gagantimpalaan ng 1,000,000,000 won. Sumunod doon ay pinakiusapan ni Jiong si Chan Jay na hayaan na siyang hiwain ng tenga niya dahil bibigyan na lang daw niya ito ng parte sa makukuhang premyo. Nakatakas muli si Chan Jay at sinubukan niyang iligtas ang sarili. Pero sa bandang huli ay nagtagumpay si Jiong at nagawa na niyang hiwain ng tenga nito. Lumipat ang eksena sa isang pulis na si Jeng Sik. Dito ay lugmok na lugmok siya dahil nalaman niya na ang pinag-investe niya ng pera niya ay isa lang palang scam. At sa ngayon ay nangangailangan siya ng 5,000,000 won para nang sa gayon ay hindi mawala ang kanilang bahay. Sa sumunod na araw ay habang nasa trabaho siya ay nakatanggap siya ng isang tawag at doon ay nakausap niya ang isa pang pulis at sinabi nito na mayroong isang emergency at kailangan niyang magpunta sa Hosen Hospital. Agad siyang nagpunta doon at nang makarating ay nakita niya ang pulis at agad na tinuro nito si Chan Jay na naputulan ng tenga. Wala siyang malay ngayon at doon ay nasabi ng pulis na may isang lalaki daw ang nagdala sa kanya dito at matapos nun ay umalis na ito. Sa sumunod na eksena ay naisip nilang tignan ang CCTV footage at habang pinapanood nila ito ay napansin ng isang pulis na tila may hawak na kakaiba ang lalaking nagdala kay Chan Jay at tila ito ang tenga nito. Pero sinabi ni Jeng Sik na imposibleng ang mismong salarin na pumutol ng tenga niya ang magdadala sa kanya sa hospital. Pero sa kuha ng ibang CCTV ay tama nga at siya nga mismo ang nagdala sa biktima. Matapos nun ay nang aalis na sana si Jeng Sik para puntahan ang bahay ni Jiong ay sinabihan niya ang pulis na maiwa na siya para bantayan ang biktima. Sa sumunod na eksena ay nakarating na siya sa bahay at habang kinakatok niya ang pinto ay napansin niya na hindi nakalock ang pinto. Dahil dun ay naisip niyang pasukin ito at naghalughog sa loob. Di nagtagal ay may nakita siyang isang malita at nang buksan niya ito ay nagulat siya sa nakita niya. At nang ibalik na niya ito sa kinalalagyan nito ay biglang dumating si Jiong at doon ay nakita niya si Jeng Sik. Nagpakilala si Jeng Sik na siya ay isang pulis at matapos nun ay kumari pa na ng takbo si Jiong. Sinubukan ni Jeng Sik na habulin siya pero napakabilis nitong tumakbo. Umabot ng ilang minuto ang habulan nila hanggang sa bigla na lang nalaglag sa isang hagdan si Jiong at aksidenteng nabagok ang ulo nito sa handrail na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Naisip ni Jeng Sik na tumawag sa 911 at iniulat niya ang nangyar. Sa sumunod na eksena ay nagdatingan na ang mga pulis at medic at doon ay tinanong nila si Jeng Sik kung ano ang nangyari. Sinabi nito na hinabol nga niya si Jiong dahil nais lang niya itong makausap pero sa di inaasahang pagkakataon ay naaksidente ito. Matapos siyang tanungin ay nagmadali na siyang umalis sa eksena. Sa kabilang banda ay nakita natin si Chan Jay at napansin niya ang bakas ng dugo sa may handrail. Nagmadali siyang pumunta sa bahay ni Jiong at tila may hinahanap sa loob ng bahay nito. Pagkatapos nun ay naghahanap si Jeng Sik ng mapaparkingan kung saan wala masyadong CCTV na nakatapat sa kotse niya. Doon ay dali-dali siyang pumunta sa trunk ng sasakyan niya at nalaman natin na ninakaw pala niya ang malita na nakita niya sa bahay ni Jiong. Nang buksan niya muli ito ay nalaman natin na ang malatang ito ay naglalaman ng maraming pera na nagkakahalagang 1,000,000,000 won na napalanunan ito sa pagputol ng tenga ni Chan Jay. Kinabukasan ay sinarado na ni Jeng Sik ang kaso sa pagputol ng tenga ni Chan Jay dahil patay na din naman na daw ang pumutol ng tenga nito. Matapos nun ay nakatanggap siya ng tawag mula sa pulis at doon ay sinabi nito sa kanya na nawawala si Chan Jay. Pero hindi na ito pinansin ni Jeng Sik at sinabi na lang sa pulis na ito na hayaan na lang ito dahil hindi naman siya ang salarin. Marahil umalis na ito dahil sa okay na ang lagay nito. At huwag na nilang pag-aksiyahan pa ng panahon nito dahil patay na din naman ang pumutol ng tenga niya. Pero sinabi ng pulis na susubukan pero niyang hanapin kung nasaan si Chan Jay. Nang pumasok na siya sa loob ng opisina ay nalaman niya na pinapatawag ang lahat ng detective sa station nila.
Nang makarating na silang lahat ay nag-umpisa na ang pagpupulong nila. Dito ay pinakita ang isang video ng misteryosong lalaki na nakamaskara. Sa video na yun ay nakita natin na ito ang ruleta na nagpapakita sa kung ano ang dapat gawin kay Chanjay. Nasabi ng misteryosong lalaki na kung sino man ang makakaputol ng tenga ni Chanjay ay mapapanalunan ng 1,000,000,000 won at kung sakali man na si Chanjay mismo ang magputol ng tenga niya ay magiging invalid ito. Doon ay naalala ni Jeng Sik na batay sa pagsusuri kay Chanjay ay tila sinadyang hiwain ang tenga nito. Naalala din niya ang nakita niyang malita sa bahay ni Jiong na naglalaman ng 1,000,000,000 won. Dito ay napagtanto niya na nilero nila ang sinabi sa video. Matapos noon ay sinabi ng isang pulis na sa pamamagitan ng pag-ikot ng ruleta ay pipili ang must man ng target at kung magkano ang premyo at kung anong dapat na gawin sa target na ito. Pero naisip ng ilang nakakataas na pulis na isa lang itong biro dahil imposibleng magbigay ito ng 1,000,000,000 won kapalit ng pagputol ng tenga nito. Natanong ng hepe si Jeng Sik kung may nakita bang 1,000,000,000 won sa bahay ni Jiong at nagdadalawang isip siyang sinabi na wala silang nakita na ganun kalaking pera doon. Doon ay sinabi ng hepe na hindi totoo ang mga sinasabi ng misteryosong lalaki. Pero pilit na iginigiit ng pulis na si Yoon Suk na kailangan pera nilang suriin ito. Naisip ng isa pang pulis na si Seo Chang na tanungin na lang mismo nila si Chanjay kung ano ba talaga ang nangyari at doon ay nasabi ni Jeng Sik na tinawagan siya ng pulis na inatasan niyang magbantay sa kanya na nakatakas ito mga alas 4 ng madaling araw. Humingi siya ng tawad dahil hindi niya ito na-report kagad at matapos nun ay sinabi ng isang pulis na meron pang isang video ang misteryosong lalaking ito. Nang i-play ito ay nagsalita ang masked man at sinabing nababasa niya ang mga komento ng publiko patungkol sa pagiging scammer niya. Sinabi niya rito na totoong binayaran niya ang nakaputol ng tenga ni Chanjay at para patunayan ang sinasabi niya ay naisip niyang anyayahan ng lahat na magpunta sa Hosen NC Park sa ganap na 5 ng hapon at magbibigay siya ng eksaktong 1,000,000,000 won sa mga magpupunta rito. Nasa kanila na daw kung maniniwala sila sa kanya o hindi. Mayroon na lang 2 oras bago ang tinakdang oras ng masked man at dito ay tinanong ng hepe ang mga narito kung sino ang payag na aksyonan nila ito. Nagtaas ng kamay sila Yoon Suk at si Jeng Sik. Matapos nun ay nakita natin na napakaraming kapulisan ang nagtungo sa sinabing lugar at siniguro nila na ligtas ang lugar na ito. Habang sinusuyod nila ang paligid ay dahan-dahan ang nagdadatingan ng mga taong nakapanood din ng nasabing video. Pero hinaharangan sila ng mga kapulisan para hindi nila magawang makapasok. Dahil hindi pa nila alam kung ligtas ba at kung anong mangyayari sa tinakdang oras. Habang papalapit ang oras ay tuwang-tuwa na ang mga tao dahil nga sa umaasa silang totoo ito. At nang 1 minuto na lang ang nalalabi ay nagsimula na sila na mag-countdown. Pagsapit ng tinakdang oras ay nagtaka silang lahat kung bakit wala pa rin ang pera na sinasabi ng masked man. Naisip ng iba na scam lang talaga ito at naisip na nilang umalis. Pero maya-maya pa nga ay nakita ng ilan sa kanila ang 3 malalaking lobo na lumilipad at nakatali ito sa drone na dahan-dahang lumilipad papalapit sa sinabing lugar. Nang makita ito ng mga tao ay nagpupumilit na silang pumasok. Samantala ang mga kapulisan naman ay sinusubukan pa rin silang pigilan dahil maaaring mapahamak ang mga sibilyan kung sakali man na hindi talaga pera ang laman ng mga lobo. Pero di nagtagal ay hindi na nagawa pang makaya ng mga pulis ang mga tao at nagawa na nilang matamba ang mga harang. Samantala, nakita natin si Jeng Sik na tumatakbo papunta sa 3 lobo nang biglang pumutok ang mga ito at nakita niya na umuulan na ng pera sa lugar na yun. Hindi siya makagalaw sa nakikita niya hanggang sa magawa na ng mga tao na makapunta doon at nagmamadali silang lahat na damputi ng mga perang nagkalat sa sahig. Dahil sa pangyayaring yun ay nagkasakita ng mga naroon at nag-aagawa na silang lahat sa perang nagkalat. Sa sumunod na eksena ay nakita natin silang lahat na nasa loob na ng presinto para sa kanya-kanya nilang kaso. Habang inaayos nila ang lahat ay may nagsabi na meron na namang bagong upload ang Masked Man. Nang marinig ni Jeng Sik ito ay agad niyang pinanood ang video at dito ay nalaman natin kung sino ang susunod na target. Siya ay walang iba kundi si Kim Guko at mananalo ang sino mang makapatay sa kanya ng 20,000,000 won. Sinabi ng Masked Man na kung sakaling magpakamatay si Kim Guko ay may invalid ang laro at madodoble ang papremyo para sa susunod na round. At dito na nga nagtatapos ang palabas natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.